kung nag-hiring ba yung Maple Leaf, kung okay ba mag tourist visa to work permit, kung nagkumukuha, madali bang makuha sa company namin pagka open work permit or permanent resident ka na, no? Nasagot na natin ngayon dito sa video na yun, kaya panoorin nyo. Yun! Gawa lang tayong video, guys. Pupunta ako ng Best Buy. Kasi today is August 1. Dito August 1. Sa Pilipinas, August 1, kagahapon. Ano na ngayon? Augusto na ngayon sa Pilipinas. Punta lang tayo ng Best Buy kasi yung aking bunso, birthday ng aking bunso ngayon, August 1. First birthday niya ngayon dito eh. Eh, nag-request. Gusto niya raw ng Apple Pencil ba yun? Oo, yung pencil. Kasi yung pencil nila sa iPad nila, hindi ko alam kung sinong nakaapak. Naapakan. Ngayon, nabali. Wala silang magamit daw. Kaya, try natin na bumili. Tingin, punta tayo sa Best Buy. Tapos, may bibili. Bibili lang ako ng memory card ko. Ano? Kasi mamaya, mag-dinner kami. Saka gusto raw gusto raw mag-steak. Yung mga steak sa Pilipinas. Kano ba yung mga steak sa Pilipinas? Naalala ko kasi dati, nung nasa supermarket pa ako, mga pinagbabawal. Halos gabi-gabi yung pinagbabawal na technique namin sa yung pag-i-steak namin sa sa Pilipinas. Kasi meron akong pinagbabawal na technique. Dito kasi medyo mahal ang steak dito, lalo na pagka yung sa yung mga sa restaurant dito. Nakita ko yung pupuntahan namin mamaya. Nasa nasa parang mga 34, 36 yata yung isang steak. Ano na yun, medyo mahal na yun. 36, ano pa yun, plus tax pa yun. Kaya, nag-request yung anak ko eh. Sabi ko sa kanya, kaninang tanghali, naghanda na kami, nagluto yung nanay niya ng mga baked sushi, tapos buhili kami ng cake para kasama na si Jasmine sa handaan kasi papasok si Jasmine. Edi may handaan na kami, binigyan nga rin binigyan din ng lolo at lola ng ng pera. Sabi niya makaka $100 daw siya sa mga diligence niya. Sabi ko sa kanya, edi yan na pambili mo ng Apple Pencil. Sabi ko, sabi niya, no, bibili ako ng iba. Sabi, sige. Sabi ko sa kanya, magdi-dinner na tayo sa labas, tapos meron pa tayong ibang celebration sa weekend, kasi long weekend sa next week. Kaya malupit na gastusan. Magka-camping kami itong long weekend eh. Kakabili ko lang ng mga gear ng mga kasi meron na ako dati mga pang-camping. Kailangan nyo mas malaki na, baka hindi kami magkasya. Bumili ako yung pang-animan. Mura lang naman. Saka yung airbed. Para hindi mahirap matulog sa camping site. Apple Pencil. Nasa $100 din kasi yung Apple Pencil. Sabi ko sa kanya, gamitin mo yung perang makukuha mo. Sabi niya, no, ayaw niya. Meron daw siyang ibang bibilin. Madaya eh, no? Pero, yun nga. Isusurprise natin siya mamaya sa Apple Pencil. O nga pala, meron mga nagtatanong sa akin palagi. May comment ng comment sa video ko na gawin mo naman video yung kung nag-hiring pa yung Maple Leaf dito, yung sa may yung company namin. Paulit-ulit ko ang sinasabi. Ngayon, wala munang masyadong hiring kasi nga dahil sa mga nangyayari yung tungkol sa yung sa mga huling kinuha nila ng mga Pilipino sa Pilipinas. Yung mga butcher doon, ilalagay, kasi pag galing sa Pilipinas, galing ng agency, pagpunta rito, yung sa skill level na mataas, kagad nilalagay yung mga Pilipino. Ngayon, hindi kinakaya ng mga Pilipino, kaya bumababa ng position. Parang hindi ko naman dinadown yung mga kasama ko rito, kaya lang mahirap naman kasi talaga yung trabaho. Kaya saka, binayaran ng malaki yung pagpunta namin dito, yung mga Pilipino eh. Baga malaking pera yung ininvest nila sa amin. Tapos hindi nila kami mailalagay, hindi mailalagay mga Pilipino sa dapat nilang paglagyan, which is yung sa mga mahihirap na trabaho. Kung ganun kasi, di kumuha na lang sila ng mga taga dito, 'di ba? Tapos bukod pa doon, tapos na yung pandemic, 'di ba?
hindi na yung pagkuha ng mga trabahador dito sa Canada. Kumbaga, nakuha na nila yung quota eh. Sa totoo nga, ang dami nang ginagawa ng Canada para medyo i-minimize yung pagkuha ng mga immigrants. Kasi nga, dumadami na naman, marami na namang mga nagagalit na sobrang dami na raw ng mga immigrants dito sa Canada, ganun-ganyan. Kaya yun, medyo binabawasan yung pagkuha ng mga immigrante. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong sa lahat-lahat sa buong mundo. Tapos isa pa, yung pagpapalit ng pangalan ng company namin. Hindi pa alam kung kukuha pa ng mga bagong empleyado. Kasi nga, di ba nga, maghihiwalay na yung Maple Leaf sa yung planta namin dito. Siguro yung mismong Maple Leaf kukuha pa. Pero yung bagong planta namin, bagong magiging pangalan ng planta, hindi pa namin alam, no? Tapos isa pa, meron ito yung pinaka importante, no? Yung mga open work permit, yung mga PR nga na nandito na mismo sa amin, sa Brandon, sa Lipawa, sa Winnipeg, nahihirapan ng kumuha ng trabaho eh. Isipin niyo yun, mga permanent resident na mga open work permit, hindi pa makakuha ng trabaho. Paano pa kaya kung sabihin nyo na yung mga nagsasabi na sila magtuturist, tapos kukuha ng LMIA lang dito, tourist to work permit. Medyo tagilid yung mga ganun ngayon kasi mahirap eh. Mahirap ang pagkuha ng ngayon ng mga ng trabaho dito sa Canada. Pero hindi ko naman nilalahat ah. Baka dito lang sa lugar namin kasi nga naka-recover na sa dami ng empleyado. So yun lang yung yung sa mga nagtatanong kung nag-hiring ba yung Maple Leaf, kung okay ba mag tourist visa to work permit. Nasagot ko na rin yan, no? Kung kumukuha, madali bang makuha sa company namin pagka open work permit or permanent resident ka na, no? Nasagot na natin ngayon dito sa video na yun, kaya panoorin nyo. No? Yun lang. Mamaya na lang uli ako magbibideo, no? Ganito pala yung yan yung video ko ngayon. Ha? Vlog na lang. Mamaya na lang uli tayo magvideo pagka nandun na tayo sa Best Buy. Dito ako sa Best Buy para sa susurprise natin mamaya, no? Sige na, like, share, subscribe yung mga ganun. Sige na, paalam.